Good morning, guys. So, ipapakita ko po sa inyo ngayon ang basic demo nitong Canon Image Runner 1435IF. Black and white po siya. Ito yung ADF, automatic document feeder, auto back-to-back, up to legal size na rin po siya. Ito naman po yung tinatawag na flatbed, up to legal size din po siya. Dito pinapotocopy yung mga gusot na papel or mga documents paper. Ito naman po yung control panel natin. Dito makikita yung mga functions na gagawin nyo. Ito naman po yung tray 1. Up to 500 sheets po ang kaya niya. Up to legal size na rin po. I-adjust nyo lang po ito. Yan, tapos angkal siya. Balik natin. Yan. Ito naman po yung bypass tray niya. Up to legal size na rin po siya. Ito po pala yung power button niya para magbukas yung machine. And may free transformer na po siya, 110 volts. 37 pages per minute po siya. US refurbished po. And ngayon, papakita ko sa inyo kung paano i-photocopy yung letter size. Ito po siya. Papadaanan natin siya sa ADF. Ayan, makikita nyo. Ayan. Ito po siya. Naka-automatic siya sa copy. Makikita nyo yung green light sa copy. Pindutin nyo lang po itong paper settings. Paper settings. Lagay po natin sa letter. Tapos, since one side lang naman ang gagawin natin, ito tayo sa sided settings. Check muna natin. Yan. 1 to 2 sided lang siya. Okay, and then paper settings, naka-letter na po siya. Dito siya kukuha ng papel sa tray 1 natin. Okay lang. Automatic na rin siya na 1 pages ang lalabas. Kung gusto niyo ng 2 dito, 2 or 3 pages, dito lang po kayo pipili. Tapos long press na po sa start. So, ito po si output, o si original. Ngayon, tatry naman po natin yung auto back-to-back, or two-sided. Ito po siya. Dito natin ulit papadaanin. Balik tayo dito sa control panel. I-reset lang po natin ulit. Paper selection, letter size ulit tayo. Punta tayo sa two-sided. Arrow down lang sa 2:2-sided. Press OK. Tapos kung ilang pages po ang kailangan yung gawin. Naka-automatic 1 pages siya. So, gawin natin 2 page. Clear lang natin pagka nasobrahan ng pindot. 2 pages ang gagawin ko. Long press start. Si output, yan, naka two-sided na siya, na photocopy. Ito si original. Ito po pala, meron din palang USB na pwede nyong paglagyan. At ito rin po yung lagayan ng toner. Dito lang. Dito mo lang siya ilalagay.